Magandang umaga sa inyong lahat. Welcome po sa YouTube channel natin, ang Noel S. Ayala. So, nagbabalik po ako sa ating channel. So, ating gamitin to para mas marami po ang makaalam tungkol sa kalusugan, tungkol sa diabetes, at nang tayo po ay maging mas healthy. Okay, so ayan po. Ang topic po natin sa araw na ito ay about po tungkol sa liver. Okay. Pag kayo ay may problema sa atay o liver, ano ba yung mga maganda at dapat ninyong kainin? Okay. Number one dyan, pagkakain kayo, okay, kahit po ito ay every other day nyong gawin, oatmeal. Ayun, yung oatmeal pwede nyong kainin para matulungan yung inyong atay. Pangalawa, dahil maraming fibers, ano? Pangalawa ay broccoli. O kung mahilig kayo sa broccoli, mas maganda. Ano pa yung mga pwede natin gawin? Mga prutas, gulay, yan po yung mga dapat na kinakain kung may problema ka sa atay. Siyempre, pwede ka rin mag-take ng tinatawag nating green tea. Okay, makakatulong ang green tea sa pag-aalaga ng inyong atay. Siyempre, mas maganda pa rin ang pag-inom ng tubig. Kung kaya nyo po ang maligam-gam na tubig, mas maganda. Ayan. Iwasan po yung pagkain ng masyadong matatabang pagkain. Okay. Lalo mahihirapan yung atay mo. Okay. Mahirap kapag nasira yung atay, napakaraming pwedeng maging komplikasyon nito. Pwede magkaroon ka ng liver cirrhosis. At kung may problema ka talaga sa atay, iwasan ang pag-inom ng alak. At kung hindi maiiwasan, siguro tumikim-tikim ka lang. Huwag pong magpapakalasing, huwag pong dadamihan sapagkat may hirapan magsala ang inyong atay. Okay, spinach, isa sa maganda rin kainin para mapangalagaan mo ang iyong atay. So atay tayo ng atay ngayon, ano? Yung iba kumakain ng atay, yung mga laman loob, which is against naman sa uric acid, ano? Sa pagtaas ng uric acid. Iwasan din po ang pag-inom. Yung mga pain reliever kagaya ng acetaminophen. Kalimitan kasi sa atin, kapag sumasakit ang ating katawan, umiinom tayo ng acetaminophen. Okay? Umiinom, over the counter kasi. Pwede nating inumin, kaya nga lamang merong hindi maganda para sa iyong atay. Okay? Exercise. Napakahalaga po ng exercise. Kung kayo po ay mag-exercise at hindi nyo kaya ang isang oras, pwede naman po kayong mag-exercise yung increment nyo. Halimbawa, on your first day, o kaya first month para hindi kayo nalilito. Ang first month ninyo, 30 minutes. Araw-araw, 30 minutes ang inyong exercise. Kung kaya nyo na, natatagalan nyo na yung 30 minutes, nakakaya sa schedule, nakakaya ninyo, yung energy nyo ay okay, so mas maganda, i-increment nyo. Okay, idagdagan nyo ng another 15 minutes. So para maging 45 minutes. Hanggang sa ikatlong buwan pataas or sa succeeding months, pwede nyo nang i-increase into 1 hour. Alam ko, may nakausap ako na pasyente. Sabi ko, sige, binigyan ko ng program. 30 minutes sa first month, 45 minutes on the second month, and 1 hour sa third month and succeeding months. Sabi niya, mas kaya ko po ang 1 hour. Okay, mas maganda. At least, sa kanya mismo nang galing na 1 hour ang gagawin niyang exercise. Okay, isa pa. Iwasan po ang inyong mga matatamis na pagkain, lalo na pag may problema sa atay. Okay, iwas po ha. Iwas sa masyadong matatamis. Pwede kang tumikim-tikim, pero huwag naman pong karamihan. Okay. Pag kayo ay may problema sa atay, mas maganda lahat ng kakainin nyo natural. Natural at masustansya. Okay. Yung iba nga, ginagawa yung mga pasyente ko. Ginagawa lamang bulang lang. Alam nyo ba yung bulang lang? Yung bulang lang, halimbawa yung upo. Okay. Yung upo, lalagyan lang, ilalaga lang with luya, ginang konting asin at pampalasa,
konting sibuyas, ayun, may ulam na sila. Okay, sitaw. Sitaw minsan yun ang ginagawa nilang bulang lang, which is masarap. Okay, kung kayo po ay talagang gustong mapangalagaan ang atay, pwede niyo po itong sundin. Ipopost ko po sa iba kong account, sa isang social media, yung pong mga nakasama rin na para po mas maintindihan nyo. Ayan. So, binuhay ko lang po itong YouTube channel natin. Kasi, sa totoo lang, hindi ako marunong mag-edit ng mga videos. Medyo nawala na sa mga kamay ko ang pag-edit. Nawawala ako ng pasensya pag ito nasira. Ayun. Kaya, tsatsagain ko naman para po sa inyo. Sa aking mga followers, sa aking mga taga-sunod o taga-subaybay. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. At marami pa po tayong gagawin at i-discuss. So sa ngayong araw, ngayon ano bang araw ngayon? October 7 po tayo ngayon. Friday, so first day na mag-upload ako dito sa YouTube channel natin. So dati po ito ay monetized na, kaya nga lamang dahil hindi ako naging active recent months ay nawala ang pagka-monetize. Ayun. Kaya nga lamang nung nagmo-monetize, 5 cents. Okay, yun lang. Okay, nakaka 5 cents. Minsan 8 pesos nakikita ko sa ano ko, sa revenue. What? Kulang pa sa aking kuryente. Okay, so sa ating pong pagbabalik, marami pa po tayong mga topic na i-discuss dito. Ito po ay mga parang appetizer pa lamang po dito sa ating YouTube channel. Sana po, wag po kayong magsawa sa panunood. At sa panunood nyo, matututo po kayo. Okay? Sabi nga ni, sino nga ba yun? Ni Ernie Baron ba yun? Kung walang knowledge, walang power. Ayun. So, napapanood ko si Ernie Baron noon. Naaalala ko siya. Okay. So, yun. Ito po yung mga tungkol sa atay. Yung araw na ito. Okay? So, maraming salamat po. At ito po ay ipopost ko po. Ngayon na. Salamat po.